sa kahit sinong magulang, ang magiging sabi, ang sasabihin mo lang naman talaga para sa anak mo is yung mapagtapos mo sila. Mapagtapos mo sila at mapalaki mo sila na may respeto sa kapwa, may respeto sa sarili nila, may takot sa Diyos. At yung marunong makibagay sa mga tao, yung hindi mananapak, hindi. Lahat naman yan, ideally gusto na isang nanay, perfect sana yung pagpapalaki. Pero syempre, hindi naman mangyayari yun. Dahil once na nilagay mo na sila sa big school, you're totally out of control for the growth of your kids already. Ang magagawa mo na lang ay gabayan talaga sila at enjoyin yung mga times na nayayakap mo sila. Pero ultimate wish ko or dream ko for my kids is for them to be not naman professionals, pero yung specific ano profession, doctor, wala lawyer. Naman whatever they wanna be, as long as nakatapos sila, as long as pag nagkaroon sila ng pamilya, they can provide for their families. And at the same time, they can raise their own children as well. Yun lang naman, with regards to any profession for my kids, whatever they want, hindi kami yung tipo ng magulang na ngayon pa lang nakaplakado na kung dapat paglaki nito, dapat ikaw lawyer ka. Pero ako gusto ko sana si Johan pag lumaki dermatologist. Sino kang pera dun eh? Wala kang dito. Wala akong gusto para sa kanya, pero kung mapipiliin, dermatologist. Cosmetic surgeon. Oh, bigay. Cosmetic surgeon. Para saan na-flatter ka nung... Oo naman. Pinapagdasaan ka pa ngayon ng mga lalaki. Huwag naman yung term na pagdadasa. Parang medyo talahira yata yung appreciate. Hindi naglalawa yan. Balik na lang tayo sa pagdanasa. Hindi, syempre nakaka-flatter. Sino man ang hindi ba? Napaka-hipokrit ako naman po sabihin ko, pwede ba wag? yun na tingin nila. Pero kita, how do you feel? Kumbaga from before na parang, yun nga, sabi mo, lagi ka sabi ng sopa and all, na kumbaga justify mo, na vindicated ka dun sa mga ano. Yun lang naman ang sinasabi ko kasi palagi, diba? Wala namang pressure, wala namang taxing meeting. Bayan nyo ako, hindi naman ako humihingi na salapi sa inyo para magpapayat or oo, ay, anong bagets ako, kailangan ka talagang maging magmukhang maayos kasi pinanonood. Kumbaga, sinusuportahan nila lahat ng proyekto mo. Pero, hindi naman ibig sabihin nun eh, tawagin niyo ko ng ganun. Kasi, maswerte nga, ako nakikita mo, ikaw hindi kita nakikita. Eh, kung may mas masasabi pala ako sa'yo, hindi mo mas... Pero, anong feeling na ito ngayon, ang sexy mo, kumbaga yun, ano mo yun? Alam mo, Mars, hindi naman mas vindicated eh. Yung mas nakaka-proud lang na, sabi ko naman sa inyo, kaya ko naman eh. Bigyan niyo lang ako ng time. Hindi naman, wala naman akong hinahabol na edad para pumayat. At saka lahat naman ito, ginawa ko nang nag-e-enjoy ako talaga. Lahat ito, in-enjoy ko. Kahit yung before na nag-muay thai ako kasi gusto kong matuto ng self-defense. Hindi dahil gusto kong magpapayat. Tinuloy-tuloy ko na lang yung pagpapayat ng time na yun. Kasi masarap pala yung mag-sleeveless. Atay, press ko sa kilikili, ha? Ituloy ko nga ito. Yun lang naman. Hindi ka na mag-sleeveless. Oh, ilang taon yun? Matagal din, ha? Sleeves. Aminin mo yan. Ako lang ang naka-bating suit na naka-long sleeves na puti. Dahil hindi pwedeng makita ang braso. Pwede na ito. Sa bahay. Pwede. Bahay? Uy, nag-ano kayo ng linggo, ha? Nagpatangas kayo. Oo. Nagpatangas kami. Hindi ka nag... Hindi, naka-rash guard. Ako yung umitim. Okay. Kasi ayoko umitim. May kontrata ako. Cheesy pa ba kayo ni Ryan sa isa-isa? Oo. May mga times na cheesy pa rin. Para pa rin kami mga bagets. May mga... Siyempre, pag kami dalawa na lang na naglalampingan, may mga times na... Marami kaming kachisiyan sa buhay. Pinipick up line ka ba ni Ryan? Ha? Pinipick up line ka? Siguro. Ano mo sinasabi mo sa'yo? Ano ba pick up line? Alam ko naman. Kiss ka ba? Ah, yun ba yung pick up line na sinasabi mo? Hindi, hindi niya ako ginagawa. Ah, hindi niya ako ginagawa. Pinipick up ka lang niya. Pinipick up ka lang niya. Madalas. Ano?